And guys, duman ako sa Pandem Manila kasi may nagte-trend sa ano ba, Eat Pare ba yun? O basta something ganun sa Facebook na sinishare nila kung ano yung mga food na nadidiscover nila, nakakain nilang masarap. So nakita ko meron donut yung Pandem Manila. Kaya lang wala na silang ano gawa. I mean, ubus na. So ito na lang yung mga napamili ko. Tapos dumaan din ako sa ano, Balay Pandesal. Ayan, magkatabi lang sila dito sa amin. So ito yung nabili ko doon sa Balay Pandesal. Etong ano, soybean or taho. Pero gusto ko talaga yung chill na taho, lalo na ngayon na summer. Ang init-init, ang sarap-sarap nito, guys. Kumilig kayo sa taho and hindi nyo pa natatry yung malamig, itry nyo siya. Sobrang sarap. Talagang nakaka-ano siya, nakaka-refreshing. Next naman, eto, Balay Pandesal din. Yung chocolate crinkles nila, parang 39 pesos. Eto, 49 yata. So, ito try ko lang siya kung masarap ba. Kasi, wait lang baby, may binibili ako ano sa SNR. Ang sarap-sarap niya guys. Parang 399. Tapos, ang dami-dami niya. So, itry muna natin siya kung masarap. Ah, ito. Sa Balay Pandesal. Nakita ko to sa ano eh, pagpasok ko. Pag nakikita ko to, naalala ko yung umpin na ano, yung sikat na fried siopaw. Eh, hindi pa ako nakakatikim noon. Kaya dito muna tayo. Bago sila. Yung toasted siopaw. Ito yata yung kanilang, ayan, bola-bola na may kutsay. And ito yung asado. 39 pesos. Ayan, walang ano. Ito yung palatandaan nila. So, tikman natin siya. Dahil hindi pa ako nakakarating ng umpin na yung mga Binondo food. Food trip yung ganon, yung mga may siopaw na tostado. Ito muna tayo. Tikman muna natin siya. Ito yung bola-bola na may kutsay. Tikman na natin. Walang binigay na sauce. Lasang kutsay nga. Sarap naman siya guys. Yun nga lang, hindi na mainit. Kung mainit sana, mas masarap. Tsaka hot sauce, pwede na. Masarap. Yung laman niya, ayan o. Moist yung laman, yung pinaka-bread nung parang siopaw siya, malambot. Ganun lang pala siya, ano. Kala ko may something special sa kanya. Pero ma-oily. Ayan o. Next, itong asado. Asado with egg. May karne talaga. Kahit walang sauce, hot sauce na lang. Mas masarap siya. Kung hot sauce. Parang kaulun na siopaw. Mas bet ko to. Yung siopaw asado. Masarap din naman to. Yun lang. Kung hindi ka mahilig sa kutsay, o yung masyadong overpowering na herbs yung lasa, ganun, di mo magugustuhan. Pero pwede na. Ito masarap. Malamig na nga lang. Ano daw tikman to ng dalawa kong maliit. Kaya ito Yumi sana to. Hindi ko masyado alam na gusto pa rin pala nilang dalawa. Alam ko talaga, ang pinaka may favorite nito, si Ate Yumi. So since gusto na nila i-open, open na lang natin. Bilang ko na lang siya sa susunod. Bigay mo muna natin to sa dalawang maliit. Ang laki niya guys, oh. Masarap. Masarap. Tsaka malambot siya. Moist. Yung iba kasi, kala mo bread na yung dating. Yung wala ng chewy-chewy. Ito, ayan. Ito talaga yung ano, chocolate crinkles. Yung may pagka-ano pa. Chewy, soft. Masarap. Magugustuhan siya ng mga bata. Ayan.
Sobrang nagustuhan ko bago ko ibigay sa mga bata. Binawas-bawasan ko pa talaga. Grabe. Ang sarap niya naman. Sarap niya guys. Panalo. Ang sarap nun. Sule. Tapos ito mga ano na. Pandem Manila. So next time i-try natin. Sana makaspat tayo ng donut nila. Sabi masarap daw. Masarap pa daw sa Jayco. Sabi ha. So i-try natin kung totoo nga kasi minsan nabubudol tayo na sa ganyan sa ano sa mga social media. Sabi masarap daw tapos pag tinikman mo ay sus Ginoo, wala namang kasarap-sarap. Pumili ako nitong nakita ko yung ano nila sardines. Ayan o, Pandem Manila Spanish style sardines, garlic and calamansi. Ang dami niyang flavor, up to 5 yata. So ito na lang kinuha ko, yung garlic and calamansi. First time kong matatry yung gantong flavor. Hindi na nila nailagay yung resibo. Ito pala. Ano siya? 165. Tapos itong spicy, may ligaw sa maanghang eh. Corn oil. Yung binibili ko sa Balay Pandesal naman, olive oil. Ito, corn oil. Ganyan itsura niya. Tapos, ang kagandahan, buo-buo yung isda niya. Ayan. Buo siya, tsaka malalaki. So, sana hindi siya sobrang lambot. May mga ganito kasi sobrang lambot. Parang iba na yung lasa niya at ang ihirap niya na rin kainin. Eto, tingnan natin kung masarap din ba. Kasi yung sa Balay Pandesal, ang init, tumutulo pawis ko. Ang sarap din niya. So, Spanish style sardines in spicy corn oil naman siya. Ayan, tikman natin sa kanin na mainit. Kapag yung sawa ka na sa lahat at gusto mo yung simple lang, mabilisan lang, alam niyo, ang sarap nito sa kanin na mainit. Tapos yan lang, solve na. And kapag may natitira ako, syempre, hindi ko naman siya mauubos lahat sa kanin, di ba? Ginagawa ko naman siyang tuyo pasta. Ang sarap nun. Ituturo ko sa inyo din siya. Eto, oh my gosh! Nalapit-lapiro to. Eto, pandesal na lang to. 8.50. Para kay Daddy Ariel. Eto na lang nabili ko. Since wala nang ano, wala nang donut, eto na lang. Etong egg pie nila na 30 plus. Ayan. Kala ko nga parang ano, egg tart. Yung binibili ko sa Lord's Toast. So, try natin siya guys. Kain. Ayan. Ang sarap. Pagpapawisan yung ano po guys, pasensya na. Ay, ang sarap niya. Legit. Hindi rin ganun ka super duper tamis. Tignan niyo, oh, sa lambot, nagbe-break siya. Tsaka yung pinaka ano niya, oh, feeling. Sakto lang yung kapal ng tinapay. Para siyang ano. Para siyang leche flan. Na parang ano, egg tart, ganun. Pero sabi, egg pie daw eh. Ang sarap! Kasi dati, di ba, yung mga Pandem Manila na yan, ano lang sila eh, una pandesal lang. Hanggang sinamahan na ng ibang tinapay, ibang flavor ng tinapay. May mga cheese bread, Spanish bread, mga coconut eme, basta mga ganun. Ngayon, may mga pa-donut na sila, tsaka ganyan. Ang sarap nito, ha? Ay, masarap. Magugustuhan ko siya. Minsan kasi nag-trave ako yung parang egg tart. Tapos ito, makapuno daw. Kasaba nga yung tingin ko. Pero try na rin natin siya. Sa lambot guys, nagbe-break talaga siya. And masarap siya pang merienda. Dessert, pampalis ng umay sa mga kinain mo. And ang sarap niya isama ano, sa ano, hot coffee. Ito, ang tamis-tamis niya. Literal. Super duper tamis. Tsaka, makapuno nga. Masarap naman. Kaya lang, sobrang tamis. Bawal to sa may diabetes. Pero masarap. Siguro tikim ka lang konti, kape ranggot, tapos kape, mag-ati kayong mag-asawa. Pwede. Pero kung mataas nga ang sugar mo, hindi na pwede. So, yan lahat yung mga nabili ko sa Pandem Manila and Balay Pandesal. Ayan, minsan kasi pag nakakita ko ng mga pagkain na hindi ko pa siya natatry, isi-share ko sa inyo kung masarap ba. Ha? So, yun lang guys. Bye!